tag-ulan na naman, kamakailan lamang ay inaanunsyo na ng pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Ito ang panahon din kung kailan pumapasok ang mga bagyo sa Pilipinas. Marami na namang mga magulang, mga mag-aaral at maging mga guro ang magtatanong kung may pasok nga ba. Paano nga ba nasususpende o nakakansela ang klase? At sino ang tao o may mga otoridad na gawin ang mga bagay na ito? Yan ang alam natin sa bidyong ito. Inilabas ng Malacañang Executive Order No. 66 Series of 2012 na may pinamagatang Prescribing Rules on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Government Offices due to Typhoon, Flood, other weather disturbances, and calamities. But for today, we will be focusing on typhoons. Section 1 of the said executive order states that automatic cancellation or suspension of classes and work in government offices. Ipinaliwanag sa section na ito na kahit walang anunsyo na walang pasok ay otomatiko na walang pasok. Paano? Narito. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng pag-asa ng mga signal warning. Kapag nag-anunsyo ang pag-asa ng signal number 1, otomatiko na walang pasok ang nasa preschool na apektadong area. At kapag signal number 2 naman, otomatiko na walang pasok ang preschool, elementary at secondary level sa mga apektadong lugar. At kapag signal number 3 naman, otomatiko na walang pasok ang preschool, elementary, secondary, and tertiary level sa lahat ng apektadong lugar. Paano naman kung walang itinaas na signal number warning ang pag-asa? Paano nakakansela ang klase? At dito, maraming tanong ang nabubuo. May pasok ba? Sinagot ang tanong na yan sa Section 2 ng nasabing Executive Order noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Aquino. Nakasadoon ang localized suspension or cancellation of classes and works in government offices. Nakasaad dito na ang Local Disaster Risk Reduction Management Council ng local government ang maaaring magsuspende ng klase kung walang anunsyo ng signal warning ang pag-asa. Madalas nating nakikita na ang governor or ang mayor ang nagsususpende ng klase. Pero sa totoo lang, ito ay base pa rin sa rekomendasyon ng local DRRMC. It is also stated on the said executive on Section 2 that the cancellation of classes should not be later than 10 p.m. of the previous day and 4:30 a.m. of the day of the intended cancellation of classes and work. In cases where there are classes and work in the morning and suspension of classes and work is only effective in the afternoon, pag-asa or the local DRRMC should issue the cancellation of classes not later than 11 a.m. of the said day. Kung wala namang opisyal na kanselasyon ng klase, nasa inyo pa rin mga magulang kung papapasukin o hindi ang inyong mga anak para sa kanilang kaligtasan. I hope that this video gave you a clarification on how a class can be suspended. If you like this video, please give it a thumbs up. You can also leave a comment or suggestion on what topic that we can discuss on this channel. So thank you guys and have a nice day.